guys! Welcome back again to Chin TV. Kumusta po kayo lahat dyan, mga guys, mga ka-friendship? How are you today? Shout out pala dyan sa mga ka-friendship natin out there. Hello! And shout out dyan sa mga ka-YouTuber natin. Hello sa inyong lahat! And shout out sa mga OFW. Hello sa inyong lahat dyan. Welcome back again to my channel. So for today's vlog, cooking adventure na naman. So ang gagawin natin is magluluto po tayo ng tinola na manok. Ayan, ang ating traditional dish sa Pilipinas, tinolang manok. Masarap sa malamig na panahon, syempre humigop ng sabaw na mainit. So eto, tinola na manok ang ating gagawin. So, wag na natin pahintahin pa. Introducing our ingredients. First ingredients, dahon ng malunggay, o tinatawag nilang horseradish. Onion, kailangan natin ng onion. Pwede rin kayong gumamit ng red onion. Tapos, kailangan natin ng bawang. Tapos, syempre, ginger or luya. So, hindi kumpleto yung tinola pag walang ginger. Siyempre, manok. Ayan, chicken. At papaya. So, or kapayas na tinatawag sa atin. Tapos, eto, fish sauce. Kailangan natin yan. Chicken nor cubes. Then, let's get started to cook that tinolang manok. Hello guys! Sisimula na natin. Pero bago po yan, I just wanna say thank you to my mom. Thank you so much for this cooking pot. Ayan, bago yung ating cooking pot. O diba? Bago yung ating pot para sa ating tinola. Kasi umuwi ako doon sa place ni, na place ng mom ko. At syempre, timing, meron siyang cooking pot doon. Meron siyang bago at sabi niya na eto, bigay ko to sa iyo. Maraming salamat. So, ayan. Supportive yung ating mother sa ating cooking adventure vlogs at dito sa ating YouTube. Thank you so much. Una guys, syempre, hindi po ako gumamit ng cooking oil. So, yung taba ng manok, yan yung ginamit ko dyan para magmantika siya. So, ayan siya. Para yan yung gamitin nating panggisa. At syempre, para makasave tayo ng cooking oil. Hindi na natin kailangan lumabas ng cooking oil. So, yan yung chicken skin. Yan yung kinakain natin sa mang inasal. Sa chicken inasal na chicken oil. So, ito yung ginagawang chicken oil. So, ito yung gagamitin nating mantika para sa ating panggisa. Unahin natin yung ating onion. Then, nahalo ko na yan guys. Kunin na natin ito. Pagkatapos yung ating bawang. Then, yung ating ginger or yung ating luya or ang lula. And then, after that, mix-mix. Haluin lang natin ito. So, ito yung unahin natin. Isa yan. So, masarap talaga ang tinola pag may luya, yung ginger. At marami ding benefits ang luya or ang ginger. So, ito yung magpapasarap sa ating sabaw. After this, habang nagigisa tayo, so, nakalimutan kong introduce yung ating ground black pepper. Lagyan na natin ng ground black pepper sabay sa ating pagisa. Ayan, para ma-dissolve siya mamaya sa mantika at sa ating manok, kakapit din siya habang ginigisa yung ating manok. After nito,
Nagpagitan natin ng mga 3 minutes. Ilagay na natin yung ating chicken o yung ating manok. After 3 minutes na paghalo ng pagisahan nito, ilagay na natin yung ating manok. Ayan. So, hayaan lang muna natin dyan na mag-shimmer natin siya ng mga 5 minutes. At babalikan natin, takpan natin muna. Ayan. Hello guys, I'm back again. Okay na to, haluin na natin yung ating manok. May stand tayo kasi mahirap magluto pag hinahawakan. After this, tanghalo, bumalik tayo ng after 5 minutes. Ngayon, siguro mga 3 minutes na lang, let's shimmer. shimmer again our chicken tinola. Pagkatapos natin haluin, lagyan natin ng konting fish stock. Oh no! Isang patak every chicken pieces para bongga. Ito optional lang to mga guys ha. At takpan natin ulit at balikan natin after 3 minutes. Hello guys! Then tapos na ang ating hinihintay sa 3 minuto. Ang bango. Halo. Tapos ito, ilagay na natin yung tubig natin. So, kailangan natin ng tubig. So, itansya lang natin while natin punokin. Depende naman sa iyo kung gusto mo ng maraming sabaw, go for it. Kung gusto mo naman ng medyo konting sabaw, pwede din. So, sa akin, nandito siya kalahati. So, ayan siya yung water. Kasi ito na yung time na pakukuluin natin yung ating chicken. Pagkatapos natin igisa sa bawang, luya, ginger. Ngayon, panahon na naman na papalambutin natin yung ating manok na tinola. So, kanina naka-low heat tayo kasi syempre ayaw naman natin masunog yung ating manok. Cheres. Medium heat. Pag kumulo na ito, babalikan na naman natin ulit. Hello guys! So, ready na to. After ng pakulot. Delicious. Panahon naman na ilagay natin yung ating papaya or kapayas. So, lagyan natin siya ng konting tubig. Tingnan natin. Or maglagay na lang ako siguro ng chicken broth. Kasi kailangan lagyan ng chicken broth. So, this is my chicken broth, chicken stock. Ayan. After that, pakukuluin na naman natin ito at takpan na lumambot na naman yung ating papaya. Hello guys, ang pagbabalik ng pag-check ng ating tinola. Okay na to. Check natin. Ayan. Diba? After nito, panahon na naman na ilagay natin yung ating chicken nor cubes. Ayan. Para lang sumarap.
ating chocolate bar. Oh no! Then, lagay na natin yung ating sili din. Ayan. Tapos, yung ating dahon ng malunggay. So, frozen yung nabili ko kasi dito bihira ka makakitang fresh. So, frozen siya. Horse radish. Haluin natin. Ganito lang kasimpleng tinola. Tapos, kung wala po kayong papaya or kapayas. Pag walang kapayas, pwede ka lang mag-substitute ng sayote. Sa tinola. So, pwede nyo rin lagyan na optional itong tinola nyo ng peppermint leaves. Yun ay kung gusto nyo. At lalong sasarap pa daw ang inyong tinola pag may peppermint leaves. Then, hintayin, takpan naman natin at mga 3 minutes to 5 minutes. Okay na to. Hello guys! Check na natin. Okay na yung ating tinola. So, ready to serve na siya. Lagay na natin sa ating presentation. Para sa ating thumbnails. Guys, thank you so much for watching for my vlogs for today. Maraming salamat sa pagsama sa ating cooking adventure na pagluto ng ating chicken tinola. Ayan. Pwede rin siya ilalagay sa ating kwan. Gutom na rin ako para ready na. Then, galing tayo sa work. Tapos, nagluto pa yung ating pang-dinner para sa ating, syempre, nag-crave tayo sa tinola at timing din kasi malamig. So, thank you so much guys for watching. I hope may natutunan ko kayo sa ating cooking adventure. And please don't forget to click the subscribe button. And please don't forget to click the notification bell para ma-update ko pa kayo sa aking mga next video. Bye mga guys, mga ka-friendship. See you soon on my next vlog. God bless you all.